Hi guys, good morning. Today is Monday. Ganti yung usual na ginagawa namin. Nagigising si akin ng una, tapos gigisingin niya ako kasi dededi siya. So, ganito mag-start yung araw namin, guys. After naming makausap yung papa ni Aki, yung asawa ko, babangon na kami, tapos magpre-prepare na kami ng breakfast. Minsan, nauupo ko si Aki dun sa high chair, pero madalas hindi. Pag nauupo ko siya dyan, mas okay ako nakakapag-prepare ng breakfast namin. Kasi pag hindi, ang likot-likot niya. Lahat ng ginagamit ko, gusto niya kinukuha. Nakikita niyo naman kahit nakaupo siya. Literal na curious siya, literal na pakilamero ba. Gusto niya lahat ng gagawin ko, ginagawa niya din. Gusto niya lagi siyang may participation sa mga gagawin ko. So yung breakfast namin for today's video, bali naglugaw ako kahapon. Hanggang ngayon meron pa siya. Siguro hanggang mamayang lunch namin, ganto pa din siya. Ganto ako dito. Nagluluto ako ng maramihan para hindi ako palagi nagluluto dahil yung mga ginagawa ko depende sa mood ni Aki. Minsan may time na ayaw niya nagpapaiwan sa mag-isang maglaro. Minsan naman okay lang na nagluluto ako, tapos yun, nagluluto din siya. Kung papanood niyo yung iba kong video, mga nauna, lahat ng gamit sa kusina, minsan nadadala niya sa kwarto namin. So ayan na, nakaready na. Magbe-breakfast muna kami. Habang nagbe-breakfast kami, kinukwentuhan ko din si Aki para mas maging focus siya sa pagkain niya pag nandito siya. Pero minsan, kumakain kami sa kwarto para nanonood siya. Kasi minsan matagal siyang kumain. Kailangan talaga ng pasensya pag nagpapakain ka ng baby kung hindi siya makakakain. Minsan may mga pagkain siya na siya lang mag-isang kumakain. Pero kagaya nito, lugaw yung pagkain. Medyo masabaw kaya kailangan ko siyang subuan. Tsaka medyo mainit. So, kain muna kami, guys. See you later. Anong pasok ngayon? So, ganito yung usual day namin. Kita nga yung bed. Gagawin ko yung bed habang si Aki naglalaro. Naglalaro siya. So, let's start. Mabilis ang beddings lang yung ginagawa ko, guys, pag hindi ako magpapalit ng bedsheet. Ganto lang, pag lang. Usually, pag natapos akong mag-beddings, pinapalitan ko ng diaper si Aki. Mga alas 8 na ngayon. Hindi ko pa siya napapalitan ng diaper mula pagkagising niya. Madalas pahirapan yung pagpapalit ng diaper kay Aki kasi parang ayaw niya nang mag-diaper. Kaya nag-iisip ako ng way para mas hindi ako mahirapan magpalit ng diaper sa kanya. Madalas kinakausap ko siya, nakikipaglaro ako. Ganun. Medyo malamig pa din naman kasi dito kaya ang dami-dami pang sinusuot. Kaya lalong tumatagal yung pagbibihis ko kay Aki. Kaya naman minsan, pagbibihis pa lang, pagpapalit pa lang ng diaper kay Aki, halos 50% ng energy ko nauubos na. Charot lang. Mapapagod pero hindi susuko. Bawal mapagod kasi nanay ka. Kahit sa CR, sinasama ko siya. Kung anong man ang gagawin ko, madalas sinasama ko siya. Kasi nga, dalawa lang kami sa kwarto. Although may kasama kami sa bahay, pero ako lang yung kasama niya. Ako lang nagbabantay sa kanya pagka weekdays. Minsan naiiwanan ko siya sa ninang niya, kasama namin sa bahay. Pero madalas ganyan yung routine namin. Kahit naliligo ako, sinasama ko siya. Kahit ano pang ginagawa ko, kahit nagbabawas. Sorry for my words. Kahit nung baby pa siya, sinasama ko siya, naka-stroller siya. Ngayon, tinuturuan ko na siyang mag-toothbrush. Ngayon, ginagawa niya pang play yung pag-toothbrush niya. Pero syempre, sa susunod, hindi na. Medyo dumudumi na din kasi yung teeth niya. For sure, maraming makakarelate sa akin dyan na lahat ng ginagawa nila, kasama nila yung baby nila. Lalo na kung wala silang tagapantay.
Siyempre, kung hindi mo sila sasama at hintayin mong makakatulog, wala ka masyadong magagawa, kaya para-paraan na lang. Isa yun sa na-miss ko sa Pinas kasi siyempre, natatandaan ko pag may mga kamag-anak kaming nanganganak. Ang dami-daming pumupuntang kamag-anak namin para tumulong, maglaba, ganun, magluto. Tapos pag maliligo, may magbabantay. Dito wala, ako lang. As pagka wala akong pasok, isa din sa pinagkakabalan ko, nagtatahi ako ng wallet. Yung made of recycle, pinagbalatan ng mga chichirya, ganun. Nung pandemic, yung asawa ko masipag siyang nananay, tapos nabebenta namin siya dito. Ngayon, nagpa-personalize na siya. O, diba? Upgraded na. Masipag siyang gumagawa. Shoutout nga pala sa nagturo sa akin kay Ate Tolin tsaka kay Ninang Linda. Nung nagstay ako sa Cavite, natutuwa ako dahil tinuruan nila ako. Pero yung zipper, ako na lang yung nag-explore kung paano ko siya gagawin kasi tinuruan lang nila ako paano magtupi. Pero yung magtahi, ako na lang nag-explore. Buti na lang hanggang ngayon, naglalaro pa rin si Aki, so marami ako matatahi, baka matapos ko tong zipper. Basta kung ano lang yung mga ginagamit ko, dapat pinapahiram mo din siya, basta lagi mo lang siyang babantayan. Hindi rin naman kasi pwedeng palagi kaming lumalabas. Kasi pag lumalabas kami, kaming dalawa lang din ang maglalaro. Unlike sa atin sa Pilipinas, pag lumabas ka, ang daming mga batang kalaro. Dito, madalas ako talaga yung kalaro niya. Pero may kasama kaming dalawang bata dito sa bahay. Minsan nakikipaglaro din siya doon. Diba, ang dami naming namimiss sa Pilipinas. Gustong-gusto kong ma-experience ni Aki yung pagkagising niya ng umaga, lalabas siya sa bakuran. Tapos, pagtapos niya mag-almusal, makikipaglaro siya sa mga pinsan niya, sa mga kapitbahay. Yung uuwi siya, yung ang dumi-dumi ng kamay niya. Tapos, minsan, yung mapapaiyak siya ng mga kalaro niya or nakakapagpaiyak siya ng mga kalaro niya, yung mga ganong bagay. Gustong-gusto ko ma-experience ni Aki yun. Kaya pag umuwi kami, papa-experience ko kay Aki yun. Masaya din naman dito. Yun nga lang. Siyempre, yung gusto ko yung childhood na maranasan ni Aki, yung kagaya ng childhood ko, yung nakakalaro sa labas, yung nakakapag-explore siya mag-isa. Dito kasi more of sa loob ng bahay lang naglalaro. Kahit minsan pupunta ka sa mga kaibigan mo, ganun. Sa loob lang kayo ng bahay, lalo na pag winter. Pero pag summer yon puro dagat. Eh syempre, wala naman kaming sasakyan dito. Kaya madalang lang din kami nagdadagat. Tapos yung asawa ko, nag-work pa siya. Pag summer, mas madalang siyang umuwi. Kaya yun, tsaga-tsaga lang talaga pag nasa ibang bansa ka. Kailangan mong i-adapt kung ano yung mga nakasanayan nila. O ayan, natapos na siya. Si Aki naglalaro pa rin siya. Buti na lang naglalaro na siya mas matagal ngayon. Yung hawak niyang bus kay Kuya Enzo ngayon. Shout out Kuya Enzo and Ate Isa. Hindi namin siya masyadong binibili ng laruan kasi ayaw ng papa niya. Imbis na daw laruan, pagkain na lang. Kaya madalas kaming dalawa naglalaro. Lalo na pag nagsawa na siya sa mga pinapanood at na mga nilalaro niya kahit mailabas niya lahat ng mga laruan niya. Madalas ako na lang yung nakikipaglaro sa kanya kasi wala rin naman siyang choice. 11 a.m. na guys, pinapakain ko na ng lunch si Aki. Madalas ganyang oras ko siya pinapakain basta wag aabot ng 12 kasi 1, papatulugin ko na siya. Eh, kailangan ko pa siyang liguan within that time. Dito kami sa kwarto kumain kasi may kumakain sa kusina. Pag may kumakain iba sa kusina at hindi siya nakaupo sa high chair, magtatagal kaming kumain kasi nakikipaglaro siya. Lugaw pa rin yung lunch namin. Nilalagyan ko lang ng itlog tsaka maraming chicken para hindi siya magsawa. Pero gustong-gusto niya naman. Ganto talaga ako magluto dito maramihan para hindi ako madalas magluto. Kasi wala akong masyadong maraming time at gusto at marami akong gustong gawin sa mga oras na natutulog si Aki. Mabuti na lang hindi pa masailan si Aki sa pagkain pati yung asawa ko pag nandito siya. Hindi naman siya masailan kahit isang beses lang ako magluto sa dalawang araw na pagstay niya dito, okay lang. Pero minsan naiya ako sa kanya kaya mas dinadagdagan ko yung niluluto ko. Magluto ako ng Sabado, magluluto din ako ng Linggo. Pero minsan naman
para mas masaya siya yung pinagluluto ko kasi feeling ko mas masarap siyang magluto kaysa sa akin. Kasi mas napadalas lang yung pagluluto ko ngayong may asawa ko tsaka nung nagkaanak ako pero dati hindi talaga ako nagluluto. After ng lunch ni Aki at nakapagpahinga na siya, dun ko siya pinaliguan kasi tumaid din siya kaya kailangan ko siyang paliguan. Pero madalas hindi naman siya araw-araw naliligo kasi nga malamig pa dito, uso yung sipon. Minsan every other day o kaya after 2 days, depende kung wala kaming work. Napatulog ko na nga si Aki pero habang pinapatulog ko siya ang dami-dami kong pumapasok sa isip ko na gagawin ko. Pero syempre kailangan ko kumain kasi po this life. Hinugasan ko na yung mga pinagkainan ko. Ngayon ko lang din hugasan yung pinagkainan ni Aki kanina. Habang nagugas ako ng plato, nagluluto na din ako para may ulam kami. Kasi bukas may work kami. So kailangan pagdating namin meron ng ready pagkain kasi wala na akong time para magluto. At syempre pagod na din ako sa trabaho kaya inuuna ko yung pagluluto. At dinadagdagan ko na din yung niluluto ko palagi. Nagising na nga si Aki. Hindi ko man natapos yung niluluto ko pero okay lang kasi titingnan ko na lang siya once in a while. Hindi pa rin ako nakakaligo. Minsan talaga pag nanay ka, kailangan magdesisyon kung anong gusto mong gawin. Kakain ka ba o maliligo? Hindi mo sila pwedeng gawin ng parehas. Ako lang ba? O may mga relate pa dyan? Madalas na ang laro namin ni Aki, tea party. Gustong-gusto niya yung kunyari, nagtitimpla siya ng kape, tapos iinumin, tapos kunyari mapapaso siya. Tapos ang sweet-sweet niya kasi pag napaso daw siya, kunyari, tapos ihahag ko siya or kikis ko siya. Kapag nakikita ni Aki na nagbibideo ako, gusto niya nag-hi, nagbababay at nag-chow. Minsan siya na mismo nagsasabi na magpapabideo siya. So, habang naglalaro kami, tumawag yung asawa ko kasi break time niya na. Pag nag-stay ka sa amo mo, yung work mo, pagka meron kang 2 hours na pahinga during the day. So yan, nakakausap ko yung asawa ko mga ilang minuto kasi minsan pinapatulog ko siya kasi alam ko pagod siya. Kaya sandali lang namin siya nakakausap. Time check, 3:00 na. Ngayon pala ako nakapag-pressure nap. Hindi ako nagbasa ng buhok kasi naligo ako kahapon. Kasi sobrang dami na ng falling hair ko. Tapos mainit pa yung pinaliligo dito, hindi naman kagaya sa atin. Hindi siya mainit, maligam-gam. So pagkatapos kong mag-freshen up, maglalaba ako, isort ko muna yung labahin ko. Para isang salangan lang. Buti na lang yung washing dito automatic. Ilalagyan mo lang siya ng sabon, tapos pagbalik mo, pwede mo na siyang isampay. Hindi mo na kailangan banlawan. More or less 2 hours yung labahin ko, kaya bumaba muna kami, nagparko muna kami ni Aki para hindi siya mainip sa bahay. Maganda rin naman ang panahon ngayon. Time check, 6 o'clock, dinner time na ni Aki. Maaga ko siyang pinapakain din sa gabi kasi maaga rin siyang nakakatulog para may time na mag-digest yung kinain niya. Minsan 7:00 pa lang tulog na siya pero ngayon dahil mas maaba yung araw, pinapatulog ko siya ng mga 8. Pagbalik namin kanina galing sa parko, nakipaglaro pa siya kay Kuya Enzo niya. Nakapagsampay din ako at nakapag-sweeper ng floor. Yung pagkain nga pala ni Aki, yung niluto ko kanina, adobong baboy. Gusto niya din yung adobo tsaka sinigang. Pero actually ngayon hindi na siya mahirap pakainin kasi kahit ano naman kinakain niya. Kahit nga pa ulit-ulit na kung ilang beses mo siyang pakainin. Halimbawa, sunod-sunod na ganun yung pagkain niyan sa 5 hours, ganun. Bawa, mga ganong bagay. Pagkatapos niya mag-dinner, magpapahinga lang siya ng mga ilang minuto tapos hihilamusan ko na siya at magpapalit na siya ng diaper para ready na siyang matulog.
Madalas sabay kaming nag-wash pag gabi na kasi hindi naman na ganun kadami yung ginagawa ko pag matutulog ako, toothbrush lang tapos hugas ng mukha, ganun na lang. Unlike dati, ang dami-dami ko pang ginagawa sa mukha ko. Ngayon tinatamad na ako, hindi ko alam kung bakit ba. Tsaka mas gusto kong kasabay ko si Aki mag-toothbrush para nakikita niya ako kung paano ko ginagawa para mainggan niya siya. Kasi ngayon talagang nilalaro-laro niya lang yung pag-toothbrush niya. Kung ano-ano nang ginagawa kong binibigay sa kanya para matuto siya. Tingnan mo, tinuturuan ko siya paano mag-spit ng water pero hindi talaga siya marunong. Iniinom niya tapos pagkatapos niyang inumin, dun siya mag-spit. So wala ng tubig, tas natawa pa siya. Aminin niyo, ganyan din kayo ng mga bata kayo. Hindi ko na rin siya masyadong hinuhugasan. Kamay na lang tsaka mukha kapag nakaligo siya that day. Kasi malamig pa dito, baka sipunin siya. Uso pa naman. Importante lang talaga yung mukha niya tsaka yung kamay niya kasi kumain siya. Hindi ko na rin siya hugasan sa baba kasi pagdating namin galing nagparko, nagpoop siya. So nahugasan ko na siya. Magre-ready na rin ako para magmatulog, magpapalit na ako ng damit. Dito lang din sa tabi ni Aki para nakikita ko siya at nakikita niya ako kasi hindi rin naman siya magpapaiwan mag-isa dito. Iiyak pa siya. Kaya dito na lang, lahat na lang talaga magkasama kami. Pag nakapagpalit na kami ng pantulog, hinahayaan ko muna siyang maglaro mga ilang minuto para siyempre madilis din yung pagkain kinain niya. Tapos tatawag kami sa asawa ko para mag-good night. Ayan na nga, tumawag na siya kaya nagsindi kami ng ilaw. Relax muna kami pero maya-maya manghihingi na siya ng dede. Maaga siyang natutulog usually. Lalo na pag konti yung tulog niya sa araw. Which is gusto ko naman kasi hindi naman ako sanay sa matagalang puyat. Buti na lang ganun si Aki, maaga siyang natutulog. So ayan, mag-start na akong patulogin siya. Papadededihin ko na siya. Tapos magpapatay na kami ng ilaw. Mag-good night na siya. Diba? Bye-bye. So ayan guys, 8:30 na dito. Tulog na si Aki. Try kong mag-edit.